Bakit ba may mga taong gumagawa ng isang malaking desisyon sa buhay kahit hindi ito pinag-iisipan? Magandang araw sa inyong lahat mga Lodi, at magandang gabi naman kung sakaling gabi nyo mapanood ang kwentong ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo mga Lodi ay kwento ng isang mayamang lalaki na hiniwalayan ang misis nito ng dahil lamang sa isang anniversary gift. Ano kaya ang regalong ito? Bakit nagawa niyang makipaghiwalay ng biglaan? Ngunit bago tayo magsimula ay buong puso ko pong hinihingi ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pakihit na rin ang all sa notification upang isa ka sa maunang makapanood kung may bago tayong nakaka-inspire na kwentong ibabahagi. Mga kwento ng pag-ibig, inspirasyon at pag-asa dito lamang sa Carl Stories PH. Si Victor ay isang mayamang tao. Nagmamay-ari ito ng isang malaking negosyo at kumpanya. May anak itong lalaki sa unang asawa, ngunit hiwalay na sila nito. Magmula ng hiwalayan ni Victor ang unang asawa nito, ay wala na itong inisip kundi puro negosyo at para lang sa anak nito. At pati sa babae ay wala na rin itong hilig. Binuhos ni Victor ang lahat ng panahon sa negosyo, kaya ngayon ay mas lalo pang dumami ang mga pag-aari nitong kumpanya. Halos 5 taon nang walang pakialam sa mga babae si Victor at puro negosyo lang ang inaasikaso nito. Isang araw ay may nakaschedule na meeting si Victor sa ibang bansa at kailangan itong manatili doon ng 10 araw. Sa unang araw ay namasyal muna ito upang ma-relax. Habang naglalakad ito sa isang park ay may nakasalubong itong isang magandang babae. At sa puntong ito ay may kakaibang naramdaman si Victor. Ang pakiramdam na ito ay kahit kailan ay hindi pa nito nararamdaman. Nang magkalapit na silang dalawa ay hindi nakatiis si Victor. Teka lang miss, pwede bang makipagkaibigan? Tugon ni Victor sa babae sabay shake hands. At dahil sa may itsura din si Victor at napakagara ng suot ay hindi na nakatanggi ang babae. Hello, I'm Elena. Isa akong teacher. Ikaw, what's your name? Tugon naman ng babae. By the way, I'm Victor. I am a businessman. Pwede bang makahingi ng number mo? Tugon naman ni Victor. Binigyan ni Elena ng number si Victor at mula ng araw na yon ay nagkamabutihan silang dalawa. Hindi naman kasi maitatanggi ang taglay na kagandahan ni Elena. Ilang araw lang ang lumipas ay naging magkasintahan na sina Victor at Elena. Mabilis na lumipas ang mga araw at isang araw na lang ay babalik na si Victor sa kanilang bansa. Tinawagan niya si Elena upang sabihing magkikita silang dalawa. Kumain sila sa isang restaurant. Walang kaalam-alam si Elena na kinabukasan ay hindi na sila magkikita ni Victor. Ang isa pang hindi alam ni Elena ay ang isang bagay na ikakamangha niya. Inalok siya ni Victor na magpakasal. Sandaling natahimik si Elena dahil nagulat ito ng sobra. Mayat maya pa ay sumagot ito ng matamis na yes. Isinama ni Victor si Elena sa pagbalik niya sa kanilang bansa at iniwan naman ni Elena ang propisyong pagiging teacher. Binihisan siya ni Victor ng mga mamahaling damit at mga alahas. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Elena. Bigla itong naging marangya. At tanggap naman ito ang anak ni Victor sa una nitong asawa. Isang buwan na lang ay kakasal na si Victor at Elena. Nagpagawa si Victor ng isang kasunduan sa kanyang abogado. Ang kasunduan ito ay para sa darating na kasal ni na Elena. Ang nakasulat sa kasunduan ito ay kapag nakasal na sila ni Elena, ay ibibigay niya lahat ng gusto nito. Ngunit sa oras na sila ay maghiwalay, lahat ng ibinigay ni Victor ay iiwan ni Elena at wala ni isang dadalhin. At ang huling kasunduan ay hindi pwedeng mabuntis si Elena dahil kapag nangyari ito ay agad-agad itong hihiwalayan ni Victor at itataboy sa kanyang bahay. Para maging patas ay pinabasa ito ni Victor kay Elena at pinapirmahan. Ngunit walang pakialam dito sa Elena at pinirmahan na lang ito ng basta-basta. Ikinasal sina Victor at Elena. Naging masaya ang kanilang pagsasama at tila ba isang perpektong buhay. Masayang mag-asawa, ni hindi nag-aaway, at may marangyang buhay. Halos 2 taon na mula nang ikasal sila at malapit na ang 2nd anniversary nilang mag-asawa. Bilang regalo ay ibinili ni Victor ng isang magara at napakamahal na necklace si Elena. At sobrang natuwa naman si Elena. Bilang ganti ay may inihanda ding sorpresa sa Elena kay Victor.
Ibinigay ni Elena kay Victor ang isang sobre. Sa sobrang pananabik nito sa laman ay agad nitong binuksan ang sobre. Ang laman ng sobreng ito ay isang pregnancy test at ito ay positive. Ang buong akala ni Elena ay ito ang magandang regalo para kay Victor. Ngunit ito ang nangyari. Hinagis ni Victor ang pregnancy test sa sobrang galit. Sa'yo ba ang result ng pregnancy test na yan? Galit na tanong ni Victor. Oo Han, bakit ka nagagalit? Mahinahong tanong ni Elena. Sira ba ang isip mo? O bobo ka lang? Teacher ka pa naman. Hindi mo ba binasa ang pinirmahan mong kasunduan? Galit na galit pa ring wika ni Victor. Hindi ko yun binasahan. Pinirmahan ko na lang yun agad. Tugon ni Elena. Alam mo ba ang nakasulat doon? Una, kapag naghiwalay tayo ay lahat ng ibinigay ko sa iyo ay iiwan mo. Pangalawa at pinakamahalaga, hindi ka pwedeng mabuntis. Dahil aalis ka sa pamamahay ko at maghihiwalay tayo sa ayaw at sa gusto mo. Ngayon, lumayas ka na dito. Ayoko nang makita ang pagmumuka mo. Umalis si Elena at iniwan lahat ng ibinigay ni Victor sa kanya. Bumalik ito sa kanilang bansa at bumalik sa pagtuturo. Samantalang si Victor ay naglasing ng naglasing at nakipaglaro sa iba't ibang babae. Dahil hindi nito matanggap ang nangyari. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ilang araw na lang ay schedule na ng mga anak si Elena. Isang araw ay pumunta ito sa department store upang mamili ng mga kakailanganin. Dahil wala naman siyang mauutusan dahil mag-isa na lang siyang namumuhay. Nang pauwi na sana ito ay biglang sumakit ang kanyang tiyan at mukhang manganganak na ito. Isang matipunong lalaki ang hindi nagatubiling tulungan si Elena at dali-daling dinala ito sa ospital. Agad na pinasok si Elena sa operating room dahil manganganak na ito. Hinanap ng doktor ang asawa ni Elena at ang lalaking nagdala kay Elena sa ospital ang tinanong. Ang lalaking ito ay si Alex. Sir, kayo po ba ang asawa ng manganganak? Tanong ng doktor. Hindi na tumanggi si Alex dahil hindi niya naman alam kung saan hahanapin ang asawa ni Elena. Sa awa ng Diyos ay matagumpay naman ang panganganak ni Elena at walang kaalam-alam ang asawa nitong si Victor. Ang tanging andoon lamang ay si Alex na isang lalaking hindi niya kilala at hindi nagatubiling tulungan siya. Dalawang araw lang ang lumipas at nakalabas na ng ospital si Elena at ang anak nito. At si Alex ang umalalay sa kanila hanggang sa sila'y makauwi. Labis na nagpasalamat si Elena sa kabutihan ni Alex. Magmula ng mga araw na yon ay naging magkaibigan sina Alex at Elena. Lumipas ang isang buwan, inalok ni Alex ng kasal si Elena at hindi naman tumanggi si Elena dahil napatunayan naman ito ang taglay na kabutihan ni Alex. Tinanggap ni Alex ng buo ang anak na Elena at inakong sarili nitong anak. Sa buhay may taong sasaktan ang iyong damdamin at mayroon namang pasasayahin ka at tatanggapin ka ng buo. Mayroong aalis at iiwan sa iyo ang sakit ng damdamin at may bagong darating upang mahilom ang sakit na kanyang iniwan. Mga kwento ng pag-ibig, inspirasyon at pag-asa dito lamang sa Carl Stories PH. Maraming salamat sa panonood mga Lodi. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nakapagbigay na naman ako ng napakahalagang aral sa buhay. God bless inyong lahat. Paalam!